Noong panahon ng paghihimagsik ng mga Pilipino laban sa pananakop ng Espanyol, mayroong isang astig na guro na mula pa Ilo-Ilo ang naging kaisa-isang pinunong babae ng mga revolusyonaryo sa Visayas. Napakadaming labanan ang kanyang nasangkutan, maging noong mga panahon ng magkaroon ng digmaang Amerikano at Pilipino, pinamunuan din niya ang napakadaming pakikipaglaban sa kanila. Sino nga ba ang babaeng guro na ito at paano siya nasangkot sa mga labanan? Noong October 13, 1868, isinilang sa Pototan, Iloilo si Teresa Magbanua sa pamamagitan ng kanyang mga magulang na sina Don Juan Magbanua at Doña Alejandra Ferraris. Sa mga panahon na iyon, namamayagpag na ang pananakop ng mga Kastila sa bansa. Ngunit hindi pa ganoon kainit lalo na sa malalayong parte ng probinsya. Sa kabataan ni Teresa, mapapansin na malaki ang pinagkaiba nito kung maihahambing sa ibang kababaihan. Napakasipag na bata ni Teresa at higit sa lahat buo ang kanyang loob at di mo rin siya makikita na nasisindak lalo na sa mga kalalakihan. Sa kanyang pagiging batang babae, mantakin mong siya pa ang humaharap noon sa mga kaaway ng kanyang mga kapatid na lalaki. Mahilig din siyang sumakay sa kalabaw, umakyat ng mga puno at marami pang mga katangian at tanging sa lalaki mo lamang sana makikita, pero ginagawa nitong si Teresa. Lumipas ang mga taon, nag-aral siya sa kolehiyo. Sa Kolehiyo de San Jose sa Haro, Iloilo. Ngunit sa kalaunan ay napadpad sa Kamaynilaan na kung saan doon naman siya nag-aral sa iba pang mga eskwelahan tulad ng sa Kolehiyo de Santa Rosa, Santa Catalina College at Kolehiyo de Doña Cecilia. Nang makapagtapos sa kanyang pag-aaral, naging isa siyang ganap na guro at umuwi sa Putotan upang doon magsimulang magturo. Apat na taon ang lumipas, nailipat siya sa Sara, Iloilo at doon niya ipinagpatuloy ang kanyang pagiging guro. At doon niya rin nakilala ang isang mayaman na si Alejandro Balderas na siyang kanyang naging asawa. Pagkatapos ng kanilang kasal, itinigil ni Teresa ang kanyang pagtuturo at naging isa na lamang may bahay. Sa malawak na lupain ng kanyang asawa, doon niya natutunan kung paano mga bayo at doon na rin siya natuto kung paano humawak ng baril. Naging bihasa siya sa pangangabayo dahil minsan ay umuwi siya sa kanila mula sa Sara papunta sa Putotan na sakay lamang ang kabayo at iyon ay may layong nasa 30 kilometro. Taong 1896 nang magsimula ang rebolusyon laban sa mga Espanyol, naging mas mainit ang labanan sa pagitan ng mga Pilipino laban sa mga dayuhan at noon siya ay voluntaryong sumapi sa katipunan. Sa pagsapit ng October 1898, naging mainit na rin ang labanan sa Iloilo. Sumapi ang dalawa niyang kapatid na lalaki bilang mga Revolutionary Army at maging siya ay ninais tumulong sa digmaan pero tutol dito ang kanyang asawa. Gayunpaman, sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang asawa, nanaig pa rin ang pagiging makabayan ni Teresa. Hindi siya nakinig dito bagkus pinuntahan niya ang kanyang uncle na isa ding Revolutionary Army na si Major General Perfecto Poblador na pinamunuan naman ng hilagang bahagi ng Iloilo. Nang magkita sila ng kanyang uncle, nakiusap siya dito na gusto niyang maging isa ding Revolutionary Army. Bagamat nag-alangan sa umpisa, ngunit sa kalaunan ay napapayag niya din ito. December 3, 1898, unang nakipaglaban si Teresa sa Barrio Yating ng Pilar Capiz. Sakay ng kanyang kabayo at bitbit ang isang rifle at itak, pinamunuan niya ang nasa tinatayang 700 mga ilonggong rebolusyonaryo. Napakainit ng naging bakbakan at dahil sa kakaibang tapang at taktika na ipinamalas ni Teresa, tinalo nila ang mga Kastila. At simula sa labanan na iyon, doon siya nabansagang the Visayan Juan of Arc dahil sa kakaiba niyang abilidad na nakasakay sa kabayo habang nakikipaglaban. At doon ay tinawag na din siya sa pangalang Nanay Isa. Matapos ang makapigil hiningang bakbakan na iyon, madami pang labanan ang kanyang pinamunuan tulad ng labanan sa Sapong Hill malapit sa Sara, Iloilo na kung saan pinamunuan niya ang 1,000 mga bolumen at tinalo ang nasa 400 na mga Kastila. Noon namang December 24, 1898, sa pamumuno pa rin ni Teresa Magbanua, tumulong sila 10 ng kanyang mga tauhan upang muling mapasakamay nila General Martin Delgado, Roque Lopez at Quintin Salas ang Iloilo City na noon ay inukupa ng mga Espanyol. Kasama ng kanyang mga tauhan at iba pang mga general, pinalibutan nila ang buong syudad upang agad na makapasok si General Delgado at dahil doon tuluyang nabawi ang syudad. Nang sumiklab naman ang digmaang Pilipino at Amerikano, makailang beses din siyang nakipaglaban upang depensahan ang ating inang bayan. February 11, 1899, kasama niya si General Martin Delgado. Dinepensahan naman nila ang Iloilo City laban sa advance forces ng mga Amerikano. At bagamat natalo sila at sumuko sa labanan, wala naman isang tauhan nila ang namatay.
Pagsapit naman ng March 10 sa parehong taon, nagkaroon naman ng Battle of Balantang sa Haro, Iloilo. Dahil sa mga panahon na iyon, nasa kamay na ng mga Amerikano ang Balantang Haro. Kasama ng kanyang mga kapatid na general, muli na namang sumabak sa labanan si Teresa. At ang labanan na iyon ay nagresulta ng muling pagkabawi ng lugar sa kamay ng mga dayuhan. Bagaman nasa kamay na nila ang Haro, Iloilo, pilit pa rin itong kinukuha ng mga Amerikano. Kaya patuloy ang pagdepensa nila dito hanggang sa dumating ang malaking dagok sa buhay ni Teresa Magbanua. Misteryosong namatay ang kanyang dalawang kapatid na si General Pascual at General Elias Magbanua na noon ay nasa 24 at 19 na taong gulang pa lamang. At hanggang noong 1900, tuluyang sumuko si Magbanua sa mga Amerikano. Pagkatapos ng kanyang pagsuko, bumalik siya sa Pototan sa kanyang asawa at doon na lamang nanatili. Kasama ng kanyang kapatid at asawa, mapayapang namuhay si Teresa sa kanilang lupain. Ngunit pagkalipas ng 50 taon, ay muli na namang umusbong ang digmaan laban naman sa mga Hapon. Noon ay matanda na si Teresa Magbanua at kung iniisip mo na wala na siyang magagawa dahil sa kanyang edad, nagkakamali ka, kaibigan. Sa kanyang sobrang pagmamahal sa bayan, gumawa siya ng paraan kung paano makakatulong para labanan ang mga dayuhan. Ibinenta niya ang kanyang mga ari-arian at ang kanyang kinita ay pinangtulong niya upang makabili ng pagkain at iba pang mga supply. Ang mga gerilya na noon ay nakikipaglaban sa mga Hapon. Nang matapos ang digmaan, lumipat si Teresa Magbanua sa Mindanao kasama ng kanyang kapatid na babae na si Maria sa pagadian sa Buanga del Sur at doon na nanirahan. Hanggang noong August 1947, binawian siya ng buhay. Tunay ngang napakaastig ng naging papel ng isang Teresa Magbanua sa ating kalayaan. Subalit nakakalungkot lang na ang tulad niyang tunay na bayani na buong tapang at walang pag-aalinlangang lumaban sa tatlong digmaan para mapalaya ang bayan, tila limot na at pawang nagiging bula ang kanyang mga ipinaglalaban. Mabuti pa si Kwan na Kwan lang nasa pera na. Mabuti pa si Kwan na Kwan lang may malaking ribulto na. At mabuti pa si Kwan na Kwan lang ipinangalan na sa kanya ang magandang araw sa inyo, mga kaibigan. Hanggang dito na lamang muna siguro. Ito ang Maharlika TV at kung nagustuhan mo ang video na ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat, mga kaibigan, hanggang sa susunod pa nating mga video. Peace out!